Sa kuhang video na ito ng isang netizen, ramdam ang tensyon sa Lapat Balantay Primary School sa barangay Lapat Balantay sa bayan ng Tinig Abra kahapon. Ito'y matapos ang insidente ng pamamaril sa likod ng paaralan. Ang insidente, tinututukan na ng mga otoridad. Wala pang reported na identity ng tao. Unang-una, hirap kasi yung communication. Tapos bumaba na rin yung mga tropa na natin na nandun. But we will assure you that the investigation must go on. Pero ayon sa COMELEC, kahina-hinala ang mga sumunod na pangyayari na umano'y may balak na isabotahe ang halalan. Bakit ganun na lang yung sequence? There was a gunshot, and then the actuations of the teachers, and then there was a lawyer. We will investigate on this. Kahina-hinala din umano ang naging rason ng mga guro sa barangay nang tumanggi ang mga itong ibigay ang mga election paraphernalia sa mga pulis na magsisilbisa ng electoral board. Yung sinasabi lang niya na ayaw niya kasi daw baka kakasuhan siya pag mag-resign siya, bakit hindi mo ituloy? So, ganun, kaya lang putol-putol kasi yung usapan namin. And then I said to her, ako na yung nag-order na papalitan ka ng PNP kung takot ka naman na mag-proceed. Ang insidenteng ito, isa lang sa tatlong kaso ng umano'y kapabayaan ng mga guro sa halalan sa probinsya. Dumagdag sa listahan ang pagkawala ng mga non-accounted election supplies sa Barangay Poblasyon Pilar, Abra, na naging dahilan sa bigong pagboto ng 39 na botante sa SK election. Yung issue po na yan ay viniverify ng DepEd on the alleged negligence of our teachers, pero i-verify pa yan. Pero sakaling may dialogue between DepEd and the COMELEC, ay very open po ang DepEd for any dialogue po. Ibinahagi naman ni Belmez na wala itong naging problema sa mga pulis na nagsilbing electoral board sa mga presinto sa probinsya. Magsusumite ang COMELEC Abra ng incident report sa COMELEC Central Office para imbestigahan ang mga ito. Kung sakaling mapatunayang may paglabag ang mga guro, ay maaaring maharap ang mga ito sa paglabag sa Omnibus Election Code. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.